Ang galing ko talaga! Nakatakas ako! Hay nako! Ano kayang lalaroin ko? Alam mo, Draymond, sa palagay ko hindi na tama na magpatuloy pa ang ganito. Oo nga po. Kaya naman, ang mabuti pa ha, magtulungan tayong dalawa. Ano, tutulungan mo ba ako? Pero ano po kasi... Teka lang. Ibig mo sabihin, ayaw mo? Hindi naman po sa ganun, Mami. Alam mo, Draymond, para di naman ito sa kabutihan ni Nobita. Nandiyan po ba si Shizuka? Naku, wala siya rito, iho. Meron kasi siyang piano lesson. Pasensya ka na, ha? Naabala ka patuloy sa pagpunta. Akala ko pa naman makakapagbasa ako ng comics. Ay... Tumahimik ako kung ayaw mo masaktan! Ang tayo sa amin! Akala nyo, ha? Ang tayo sa amin! Namulagway! Palak mo ba kumakas, ha? Naku, mukhang pangit yata ang timing ko! Hoy, Nobita! Pasensya na, napadaan lang ako, damulag! Sige, alis na ako! Tumahimik ka! Huwag ka na magpalusot! Matutulad ka rin sa kanina! Bakit ba lagi na lang ako minamalas? Ang sama niya talaga, napadaan lang naman talaga ako eh. Pagkatapos bigla niya na lang ako binanata ng ganun. Nabugbog tuloy ako nang wala sa oras. Ay, grabe, nasayang ang oras ko. Parang mahalaga ang oras niya. Ay, kung alam ko lang na ganun ang mangyayari, sana di na lang ako umalis. Dapat malaman ko muna bago ako umalis ng bahay. Pero, paano ko naman malalaman yun? Sa tingin ko, posible yun. Ha? Talaga? Ayos, matutuwa si Mami. May sinasabi ka ba? Wala, Nobita. Huwag mo na lang akong pansinin. Paano ko magagawang posible yun, Doraemon? Sa pamamagitan nito. Ito ang light fiber! Ano? Light fiber? Kung hindi mo pa alam, ginagamit na rin ang light fiber sa panahon ngayon. Sa totoo lang, para din lang itong hidden camera. Ang kaibahan lang, meron tong 12 lens. Ang una mong gagawin, kunin mo ang lens number. Tapos idikit. Pagkatapos, didiligan mo to. Pag nadiligan na, hahaba ang sanga nito. Ayan, dumadaan na sa bubong. Ngayon naman, unti-unti na siyang gumagapang sa dingding. Ayan, lumusot na yung pinaka-camera. Ngayon naman, bubuksan na natin itong monitor. Meron kang makikita. Heto na. Ipaliliwanag ko kung paano siya umaandar. Yung nakadikit sa dingding, isa yung high-tech na lens. Ang lens na yan ang nagpo-project ng mga nakikita mo sa monitor. Kaya kung tutusin, para na nga talaga siyang hidden camera. Ito naman ang lens seal. Sa pamamagitan nito, pwede mo makita nangyayari sa kahit anong lugar. Ang ibig sabihin, pwede kong idikit ang seal na to kahit saan. Oo naman, pwede mo idikit sa gilid ng burol, sa palengke, sa bookstore, o kaya sa kwarto ng kaibigan mo. Wow! Ang galing naman ito, Doraemon! Ibang klase! Kapag nilagay mo yun sa mga lugar na madalas mong puntahan, malaking tulong yan. Ididikit ko na! Teka, sandali lang! Nobita, okay ka lang ba? Hay nako, ikaw talaga! Oo, huwag kang magalala! Kawawa naman si Nobita kapag nagkataon. Siya rin naman kasi... Dito ko ilalagay ang lens number 2. Teka muna, hahaba nga kaya yung sanga nun hanggang dito? Nagsisimula na humaba yung pangalawang lens. Aba! Umabot nga! Ang galing naman na ito! Nakakabilib talaga!
Nilagay ni Nobita sa lugar na pinaglalaroan nila. Bella! Kumusta? Doraemon! Ay, si Nobita talaga. Kung pumunta rito sa bahay namin? Wala naman. Bigla ko lang naisip. Oh? Sige, bye-bye! Oh? Ano ba nangyari doon? Bakit kaya siya pumunta rito? Bye-bye! Buti hindi ako nahalata ni Damulag. Medyo mahirap din. Pero at least nagawa ko. Ayos yun! Ikaw talaga, Nobita? Saan ka na naman ang galing? Hindi ka man lang makatulong dito. Palagi ka na lang nasa labas. Pasensya na po. Sige, gagawa na po ako ng assignment namin. Pagkatapos, bumaba ka. Tulungan mo ako rito, ha? Bilisan mo! Ay, naku, nga pala, yung assignment lens! Ano sabi mo, assignment lens? Oo, Doraemon, assignment lens. Kapag meron akong assignment lens, magiging mas madali ang lahat. Bakit hindi siya gumagawa ng assignment? Saang lugar ba yan? Sa loob ng kwarto ni Dikisugi. Alam ko na, malamang nagawa na ni Dikisugi ang assignment niya kanina pa. Hayaan mo, hindi mo kailangan malungkot, Nobita. Pwede mo naman kasing i-rewind yung mga nangyari kanina na hindi mo napanood. Talaga? Merong isang bulb sa loob nito na nagsisave ng mga impormasyon na nakuha niya. Ganun ba? Para din palang videotape? Ayos! Ay, naku, may problema pa rin. Ang layo, hindi ko makita yung sinusulat niya. Walang problema, pwede mo namang i-zoom kung hindi mo makita eh. Wow! High-tech talaga! Bakit? Ano yun? Parang merong mali eh. Hindi mo ba napapansin, Doraemon? Parang kakaibang araw na to. Anong ibig mo sabihin? Di ba palagi mo ako sinesermonan na huwag kong gamitin sa kalokohan ng gadget mo? Pero ngayon, hindi mo ako sinesermonan. Ayun ba? Eh kasi nagsasawa na rin naman ako mag-sermon sa'yo paminsan-minsan. Huwag ka mag-alala. Mabuti naman pala kung ganun. Salamat naman, naiintindihan mo rin pala ako, Doraemon. Natutuwa lang talaga ako. Salamat. O sige, tutuloy na ako sa paggawa ng assignment ko. Kailangan ko na matapos to kaagad. Tatapusin ko to. Tapos na! Sa wakas, pwede na rin ako maglaro. Opo, ayos na. Ito na po yun. Mabuti naman kung ganon. Ibig sabihin, ito pala ang magsasabi sa akin kung nasan si Nobita. Opo. Pero kung pwede lang po sana, huwag niyo sasabihin sa kanya na kasabot niyo ako na tinutulungan ko kayo. Oo, sige. Huwag kang mag-alala, Doraemon. Si Nobita ang malilintikan sa akin. O sige, hanapin mo na siya. Ang cute! Itong manika ko! Nobita, nasa telepono ang mami mo. Ang mami ko po? Pambira naman. Paano niya nalaman nandito kay Shizuka? Hello, mami? Hello ka pa dyan, ha? Hoy, Nobita, itigil mo na ang paglalaro sa mga manikang yan at umuwi ka na ngayon din, ha? Narinig mo ba? Ano, mga manika? Teka, paano niyo nalaman yun? Alam ko na ang lahat, kaya umuwi ka na ngayon din. Kalimutan mo na ang tungkol sa hapunan mamaya, ha? Hindi ka nakakain ngayong gabi! Ha? Pagdating mo rito, mag-uusap tayong dalawa. At huwag ka na magtatangkang tumakas dahil mahuhuli at mahuhuli rin kita. Ha? Maawa kayo sa akin! Doraemon, tulungan mo ako, please! Aba, at iiyak-iyak pa dyan, ha? Sorry, wala ko lang dyan. Nakakahiya ka talaga! Doraemon! Umuwi ka na! Bilisan mo! Manda ka sa akin pag uwi mo! Maawa ka sa akin, Doraemon! Isang araw, habang malakas ang buhos ng niebe, may nakitang isang sugatan na ibon ng lalaking si Yoyoyo. Ginamot niya yon at inalagaan. Hindi naglaon, naging isang magandang babae ang nasabing ibon. Na siya rin namang napangasawa ni Yoyoyo. Bilang pagkakakitaan, inahabi ng asawa ni Yoyoyo ang kanyang balaybo para maging tela. Na maayos na ang pamumuhay ni Yoyoyo, umalis na ang ibon papunta sa ibang lupain. Ha? Ang ganda!
Pero yung mga ganong kagandang storya sa panaginip lang nangyayari, ano sa tingin mo do, Raymond? Ewan. Pero alam mo, sa palagay ko, kahit kwentong pambata lang yon, posible pa rin mangyari. Pwede, siguro nga. Kung talagang posible, magkakatotoong kwento. Kahit isang beses lang, gusto ko rin makasagip ng isang sugatang hayop. Kahit isa lang. Sandali, ano bang ibig mo sabihin? Hindi mo ba ako naiintindihan? Kapag nakasagip ako ng sugatang hayop, baka makatagpo na ako ng isang magandang babae na mapapangasawa ko. Alam ko nang patutunguhan ito. Pero hindi bali na, dahil malamang wala ka namang gamit na pwede makagawa ng ganung bagay. Ah, wala ka na sinasabi. Ibig sabihin, meron kang gadget na ganun. Sige na, pera! Pero kasi... Isipin mo, isang hayop na magiging magandang babae. Ayos, di ba? Oo nga, pero parang hindi masyado maganda ang balak mo. Ay! Gamot na nakakapagpabago sa inyo ng hayop! Mukhang walang hayop dito, ah. Nakapuyo, tuta! Mukhang tapos na ang habulan. Tama ka. Ngayon, kapag naglagay ka ng isang patak nito... Bakit ganun? Parang wala naman nangyari. Maghintay ka lang. Ang cute mo naman. Ano bang pangalan mo? Sandali lang po. Kilala ko po siya, Mami. Bisita ko po siya. Halika, pasok ka! Wow, ang cute-cute niya naman! Siya ba yung tuta kanina? Siguro. Doraemon, ano pa gagawin natin ngayon? Kahit ano lang, pwede rin tayo maglaro. Ah, kainin na lang natin yung dorayaki ko. Masarap yun. Ah, nasa na yung dorayaki ko? Dito ko lang yung tinago kanina eh. Bakit ngayon wala na? Ang dorayaki ko! Sabi na nga ba, ikaw na naman may pakanaan ito eh. Puro ka talaga kalokohan. Hindi na kalusot eh. Hay naku, Nobita, hindi ka talaga makakalusot. Maraming salamat sa tulong mo, ah. Kapag gumawa ka ng maganda sa kanila, gagawa rin sila ng maganda sa'yo. Ito! Ay, sandali lang! Huwag kang tumito! Ay, pumalik ka rito! Ano ba naman ang nangyari sa pusang yun? Wala na yung pusa! Ano? Malamang may taong tumulong sa pusang yun, kaya siya nakatakas! Si Nobita, oh! Lagot ka sa amin, Nobita! Pero bakit? Malakas ang kutub ko na ikaw ang tumulong sa pusang yun, kaya siya nakawala sa basurahan! Ano ba sinasabi niyo? Umamin ka na! Huwag mo na ipagkaila! Kailangan ko nang umuwi! Bye-bye! Pambihira naman. Ay! Sandali lang! Huwag mong gawin yan! Kawawan pa niyo mga isa namin! Ay! Huwag mong gawin yan! Sandali! Bumalik ka rito! Naku, lagot! Namulag! Yun yung pusang kinulong natin! Nakatakas! Sabi ko na nga ba! Tama ang hinala ko! Ikaw nagpatakas ang pusa, no? Hoy, Nobita! Bakit galing sa bahay ninyo yung pusa na yun, ha? Magsalita ako! Kasi may utang na loob siya sa akin! Ano? Utang na loob? Aminin mo na kasi na ikaw ang nagpatakas sa pusa na yun kanina! Ay, hindi! Ang totoo kasi niyan! Ha? Ayaw mo rin magsalita, ha? Sige, nagkot ka sa akin ngayon, bata ka! Aray ko! Ha? Nobita! Mukhang nabugbog ka na naman nila, Damulag, ha? Ay, hindi ito! Gusto ko mangyari! Hindi mo naman kasi ginamit na maayos eh. Ano, susubukan mo pa ba? Hindi, ayoko na! Wala namang kwenta ang gamot na yan! Nalulunod yung mga langgam dahil biglang tinabig ni Nobita yung lalagyan ng gamot! Ibig sabihin, nasa panganib ang buhay ni Nobita! Nobita! Galit sa akin si Mami. Ang mabuti pa, hindi na lang muna ako uuwi. Teka, teka! Ang ginagawa niyo! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Saan niyo ako tatalik? Ay, Nobita! Nobita! Saan na kayo?
Bita, ayos lang kaya siya? Saklano! Tulungan niya ako! Tulungan niya ako! Kinikita mo! Lama po sino Bita yun! Tarayman muna, dumating ka! Tulungan mo ako! Alam ko na, mga langgam! Sila yung mga langgam kanina! Tarayman, ano ba kasi nangyayari? May mga nalulod na langgam doon sa tinabig mong gamot! Pero, sandali naman! Hindi ko sinasadya! Teka lang, anong gagawin niyo? Ako po! Bumita, kapit! Tulungan mo ako, Doraemon! Hindi ako marunong lumangoy! Baka malulunod ako, Doraemon! Tulungan mo ako! Sige na naman, maawa ka sakin! Hindi ka malulunod sa ganito kababaw, Lobita! Naka, Doraemon! Tulungan mo ako! Ay, naku, sinabi na mababaw lang nga ito eh!